Kuwetsin Valerio, si Kasusan Porsyong Pula, ako nga po, at bilang punong barangay po ng Dakilang Barangay Taal. Ang paghahanda po namin ito ay binuupo namin ang mga kailangan po namin, ang mga stakeholders sa mga iba-ibang sektor. So po ang mga iba-ibang sektor ay binuupo namin para malaman po natin kung paano natin mapagpagplano ang lahat ng ito para sa katatagumpay ng kapistahan, kadakilaan ng mahal na pong krus sa wawa. Regarding the security naman po, ano po yung preparation nyo na, na hindi na maulit the previous... Okay, ang paghahanda po ng operations and planning, binuo po namin sa pagkipagtulungan po ng national government, provincial government at municipal government. Nandito po ang ating mga safety and security, ang ating mga rescue, ang ating mga ambulansya, mga medics. Kinakailangan po nandito ang Philippine National Police sa pangunguna po ni Chief Ali ng Bayan ng Bocaue. At syempre po, ang bawat sasakay ay talagang stricto po kami, no? Very lenient po kami. Kinakailangan po ay around 200 lang po ang passengers, bagamat ito po ay may kapasidad na higit kumulang 500 at 400, 200 lamang po sapagkat para po sa aming life vests. Regarding naman po, ano po yung pakiramdam nyo na it's your first time po ba na maging hermano? Madalas rin po ako naging hermano mayor sa aming parokya sa San Pedro de Alcantara, higit kumulang 4 beses na po. Ngunit ito ang unang pagkakataon po rito sa parokya ni San Martin ng tours para sa mahal na pong pusa wawa. Sapagkat nung bata ako, pinapangarap ko ito, pero ito na yung katuparan at biyaya para sa akin. Bilang hermano mayor po, parang may calling ba kayo na... Parang di ba yung marahil na naramdaman ko naman ito sapagkat siguro hinanda ako maghermano mayor sa isang maliit at payak na parokya para madala ako dito sapagkat alam ko may tungkulin tayo, may purpose, may mission. Doon yung mas malalim kong pinaniniwalaan. Regarding po sa revival nitong pagoda, last year hindi po ba ito na-start ulit i-revive? Ano po yung magiging highlight in this year's celebration? Lahat po ay highlight. Siyempre po ang banal na misa. Siyempre po bukas po ang misa sa pag-celebrasyon. Kanina po yung misang pasasalamat. Bukas po ang misa kong celebrasyon. Tapos po, didiretso na po kami. Itahatid na namin ang mahal na pong krus sa wawa sa pagoda para magsimula po sa ligiran. Ito po yung traditional na fluvial parade at ilaluklok na po namin ito sa pagoda. At magtatapos po ito ng alas 3 ng hapon at ibababa po namin ito sa pantalan sa Barangay Bulo para ihatid ulit, ibalik ulit sa simbahan sa kanyang dambana. Bilang ano naman po, as LGU, as Barangay Captain, ano po yung support ng inyong mga constituents? Ay, buong buo, solid. Ito hindi ko matatawaran sapagkat talagang siguro pinalaki kami, binuo kami, nagkakaisa, naramdaman namin na kami nagbubuklod-buklod, hindi lamang sa sining at kultura at kapaysayan ng aming barangay, kundi sa aming mas malalim na pananampalataya, pamimintuho namin sa aming mahal na pong krus sa wawa. Last questions na lang. Ano po yung message nyo sa ating mga listeners? Bukod po sa pagsaksi ng mga programa at mga proyekto, tingnan po natin ito, yung mensahe po ng Panginoon, yung pagmamahal at yung pagpapakumbaba. Yung tayo ay aniligtas sa pamamagitan ng krus na ito. Kaya nga ito ay dinadambana namin, dinadakila at binibigyang karangalan ang mahal na pong krus sa wawa sapagkat puspos ang biyayang ibinibigay niya sa bayan ng Bocaue dating sa aming progresibong bayan, sa pagunlad, sa pagbubuklod-buklod ng simbahan at pamalaan. Tingnan po natin ito na isang bukluran. Tingnan natin ito ng isang masdiwa ng pagkakaisa. So, sa punto pong ito, maligayang kapistahan sa bayan ng Bocaue at sa buong Bocaueño. Pinagmamalaki namin na kami ay Bocaueño sa buong Republika ng Pilipinas. Tingnan niyo po kami na hindi lamang ang selebrasyon ng pagoda, kundi hindi ang aming pananampalataya at ang aming pagkakaisa.